Nakulong ako dalawang beses, isa noong 1973, isa noong 1977. Tagdadalawang taon, bali apat na taon ako nakulong. Una ako nakulong, dinala ako sa Camp Vicente Dim. Pinagbintangan akong kaguma, kapisan ng gurong makabayan. Eh, hindi pa naman ako guro, nag-aaral pa ako noon. Tinanggal niya ang kongreso, tinanggal niya ang media, lahat sa kanya. So kapag mabuti nga noong mga panahon na yon, mayroong mga kabataan pa rin lumalaban, nagsasabi ng katotohan, at isa na ako doon. Kaya ako'y nahuli. Tinorture ako. Lahat ng klase ng torture na binigay sa akin. Pinaupo ako sa yelo, hinubaran ako. Kinuryente ang aking genitalia. Pinususutok ako, pinisipa ako, kinulata ako ng bre. Lahat ng nasa libro ng pagtotorture na naranasan ko. Kaya dapat tingnan, lalo na yung mga namatay, lalo na yung mga patay ng mga nakaraang panahon sa paglaban sa diktaturya, sila ang totoong mga bayani. Sila ang dapat kinikilala. Sila ang dapat pinagbibigay pugay sa kanila. Dahil kundi dahil sa mga taong ito na napatay ng maaga, lalo na yung mga kabataan, wala itong tinatamasa natin sinasabi ninyong kaluwagan, demokrasya, wala ito. Sa tingin ko, tama na. Diba? Rest in peace na. Para sa ganon, ang bansa naman natin magiging at peace. Ang gulo eh, our country is sick. And we need healing. And hindi nakakatulong yung pagtutol na yun. Paghukay-hukay na yun, hindi nakakatulong yan. These are the 5 peso coin. Silver ito. Pure silver. Even the 1 peso. Bagong lipunan days ito. Bakit niyo po tinatago yan? Ano sa tingin mo? Remembrance. Alaalaman lang sa bagong lipunan. Kasi kung maaari sana, gusto kong bumalik yung panahon na yan. Comfortable kami noon. Yun nga sabi ko, those were bountiful days. Kayo po isang ayon sa pagkakalibing kay President Marcos sa libingan? Oo naman. He deserved. He is a hero. I was happy. Thank God. Dapat lang may libing na. I find it at peace now. Dahil tapos na eh. Diba? Yung libing na yun, ngayon lang, namatay na siya, 1989 pa. Ano pa? Ano pa ba kukuha mo doon? Yun ay malaking paglilibing sa katotohanan. Yun ay isang malaking pagbabago ng kasaysayan. Yun ay dapat tingnan na isang maling gawain. Paano mo gagawing bayani ang isang taong napakaraming pinapatay? Paano mo gagawing bayani ang isang taong dahilan ng pagkawala ng maraming kabataan at mga tao na hanggang ngayon na hindi pa nakikita? Sino ba ang nagbago? Sino ang nagpapabago? Itong mga antay. Silang gumagawa eh. Di ba? Ayan na oh, na-approve na ng Supreme Court. Nandiyan. I remember noong plano pa lang, hindi pa napunta sa Supreme Court. May mga nagsasabi na eh, libing nga. Itong mga anti-Marcos, hindi ba sabi nila noon, we will only follow what the Supreme Court will tell us, will decide. Ngayon nag-decide ang Supreme Court, wala pa rin. Complain pa rin. I believe President Marcos has a purpose for that. At saka martial law, it was only until 1981. Hindi naman nagtagal yun eh. It was parang in-stabilize lang ang country natin. There were many subversives noon. So kung bayani palang nag-torture sa amin, ano kami? Sinungaling kami? Kasi bayani pala yun, hindi pala yung torturer eh. So, grabe yung ano yun. Grabe yung insulto talaga yun sa amin.
Tapos ang masama pa, parang kami pa yung may kasalanan. Kami pa yung sinisisi na parang ayaw nyo kasi yung kalimutan, pagbigyan nyo na yan. Naniniwala ako na lalabas ang katotohanan. Kahit na sobra-sobra ang batiko sa amin, itong 30 taon, since 1986, wala nang ginawa kundi kami tinadtad. Lahat na, isang magnanakaw at lahat. Samantalang, hindi man lang kami tumanggap ng sweldo. Alam ko naman na hindi totoo, kaya I am at peace. It's really unfortunate na justice has eluded the Filipino people. But that's because only Marcos was taken out. The system of oppression and exploitation na nandiyan dyan sa gobyerno, hindi naman yung binago. So there will be no excuses. Walang sumunod na gobyerno na gumawa ng hakbang para sigilin, no, usigin yung mga krimen at katwalian sa panahon ng martial law. Hindi na-resolve. Kaya lumalakas din ang ano ng mga Marcoses. Sabi niyo, tinuturo niyo kami, ginagawa din ninyo. Parang ganyan ang nangyayari dito. Turuan ang turuan. Ang bayan ang nakatiwa mo nga. Yung iskar dito, wala na. Ibig sabihin, wala na yan. Pero, yung ginagawa nila, lalo na ngayon, lalo lang masakit dito sa amin, sa dibdib namin. Kami yung mga biktima. Tapos sasabihin, forgive and forget. Ako hindi ako makakalimot. Hanggang ako'y bawian na lang ng buhay, hindi ko makakalimutan yung ginawa sa akin sa ilalim ng madilim na bahagi ng ating bansa.